Game, game, game. Ito, tuturo ko sa inyo. Gusto niyo yan? So, mga katipa, ito ulit si Pareng Don. Ituturo ko naman sa inyo ang Wonderful Tonight ni Pareng Eric Clapton. Okay? Plucking. Eric Plucking. Okay? Katulad nung itinuro kong leader of the band, ganun din ang style nito. Okay? Merong dyan sa screen. Merong guide. Plucking guide. Tapos, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano yung plucking guide na yun. So, sa umpisa ng video na ito, instruction muna kung paano yan. Okay? And then, tuloy-tuloy na tayo na itinuturo yung sunod-sunod, sequence ng kanta. Instruction na tayo kung paano nyo babasahin itong aking ginawang kodigo. Okay? Sa kanan, ito yung pinakang gagayahin yung tipa. Ayan yung yellow dots. Yellow ba yan? Orange-yellow. Basta. Ayan yung tipa ko na ituturo sa inyo. Tapos, sa baba, ito yung mga numbers. Ito yung chord chart. Okay? Ginawang numbers na lang. Yan naman. Nakalagay naman kung anong chord. G. So, 3-2-0-0-3-0. Ibig sabihin, itong unang linya na ito, ito ang 6th string. Susunod, 5th. Pag yung number 3, yan ang 3rd fret. 2, 2nd fret. 0, open string. 0, ano na to? 3rd string na to, di ba? Open string. 2nd string ay 3rd fret. Ganon, okay? Open ang 1st string. Okay? Ito yung 6th string, 5th, 4th, 3rd. Alam nyo na yan. Sa kaliwa, ito yung kung ano ang string number na patutunugin mo, ipa-plucking mo, okay? Ipipick mo. Madali lang ang plucking ng Wonderful Tonight dahil pwede ka mag-pick. Hindi mo kailangan ng mga fingerstyle picking, okay? Kung sanay ka naman ng fingerstyle picking, okay lang din, di ba? Mas maganda. So, ayan, sinasabi dyan. Sa tipang ito, 6, 3, 2, 1, saan yun? Gagayahin mo yung tipa, 6, 3, 0, 0, 3, 0. Okay? Ang unang string down na ipa-plucking mo ay 6. 6. Susunod ay 3. 2. 1. 2. 3. 2. 3. Ibig sabihin, pag pinagsunod-sunod mo yan, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3. Alright? Yun, ang ibig sabihin niyan. Tapos, ang isa pang i-explain ko sa inyo, itong merong, ito, D, F sharp. Okay? So, itong merong X. Ibig sabihin, etchapera. Six string yan. Pero X, hindi mo kailangan tugtugin. Tapos, andyan, ito na naman yung iba, nag-iba yung plucking niya, pero similar yung mas marami. Itong nauna, nag-iba, naging fifth string. Kasi, yan yung umpisa ng bass, ng chord. Ito, ang C, ang bass niya ay fifth string. Ganon. So, ganon kasimple ang kantang ito na ituturo ko sa inyo. Itong plucking na ito na ituturo ko sa inyo. Ayan, D. D sus 2, actually. Ayan. Gayahin mo yan. Umpisa ay 4. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3. Diba? Ganon din ang ginawa dun sa the rest. Dito. Diba? So, napakadali lang. Ito, mga isang patak lang ito. So, gagayahin nyo rin yan, ha? Ito, mas maikli ang plucking. Paano yan? 6, 3, 1, 2. Tapos, ito yung tipa. Okay? Kakaiba nun G kanina. Pag ganyan, 6, 3, 1, 2. Diba? Iba ang dating, mas maikli. Tapos, nag-D F sharp, ganun din ang string to pluck. 6, 3, 1, 2 rin. Okay? Naging D sharp nga lang. Yun, ang susunod na makikita nyo ay yung dire-diretso na natin na sequence. Okay? I-demo ko na habang sinasabi ko sa inyo yung sunod-sunod. So, of course, mag-start tayo sa intro. Okay? Ito ang plucking ng intro. Sa chord na G. Sa chord na D F sharp. Sa chord na C. Tapos, ang susunod dito ay sunod-sunod na strumming ka lang. Ang chords ay D, E minor, D F sharp, A minor 7, and then balik sa plucking na tinuro ko kaninang umpisa. Okay?
Ganon. So pagka dire-diretso yung demo, yan. Intro yan. Okay? And then, verse. Okay. So, stop muna tayo sa plucking. Ituro ko naman yung lead guitar. Okay? Lead guitar naman tayo. Sama natin yung lead guitar. So, ganito ang lead guitar. Ganito kaTIPA ang lead guitar na style ng pagtuturo ko sa inyo sa kantang ito. Nakita niyo yan, nakita niyo ang dami, no? Hindi niyo kaya, konti lang ang daliri niya. Hindi. Ito, ibig sabihin ito, ito ang pinakang shape. Ito yung mga tatamaan ng daliri mo sa lead guitar, okay? Kumbaga, naggawa na ako ng ready-made scale para dito sa kantang ito, sa lead guitar, okay? So, yan ang mga legal na pupuntahan ng daliri nyo, okay? Mas magandang masaulo nyo ito para hindi kayo maliligaw sa pagtugtog ng lead guitar nito. Ayan, oh, yung naka-blue, yan ang una ko ituturo. Saan yan? 3rd string, 7th fret, okay? Tipa. And then, ito, nakita nyo yan? FB, Facebook. Hindi, 10th fret ang 2nd string daw. 10th fret ang 2nd string. Nakalagay, FB, full bend. Okay? Ibig sabihin, full bend, kailangan patunugin mo itong tunog sa 12th fret. Pag binend mo, para malakas ang daliri mo, samahan, itulungan mo ng middle finger yung ring finger. Ibe-bend mo eh. Kailangan itong 10th fret, ang tunog ay 12th fret, 6th string. Okay? Yan. Ganun ang ibig sabihin yan. Okay? So, mula umpisa, 7th fret, 3rd string. Tapos, 2nd string, bend. 10th fret. Tapos, pupunta ka rito sa, yung 2nd string pa rin yan, punta ka sa 8th fret. And then, biglang, babalik ka sa 10th fret. Hindi na siya bending, okay? So, example lang kita. Ganon. Isa pa. Yan, medyo hindi bend na maganda yung kanina eh. Ang susunod, ganun pa rin ang style doon sa umpisa kanina tinuro ko. Tapos bending din. Tapos ganun din, babalik dito sa 8th fret. Pero ito, dito ka naman. 3rd string, 9th fret. Okay? At susunod dito, ganun na naman. 3rd string, 7th. Tapos bend. Yan. Yan, tuning. And then, ito yung mababago. Punta ka sa, yung 2nd string pa rin ha, punta ka sa 12th fret, punta ka sa 13th fret, and then punta ka sa 1st string, 12, punta ka sa 10th. 1st string din yun. Alright, ganon ang intro lead. So, pag tinugtog ko, tong, tong, ganon. Okay? Let's go now sa verse. Okay? So, napakadali lang ng kantang ito. Ganon din ang style ng verse. G. Sleep in the evening. Okay? D, F sharp. C. La, 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 la. And then, ito, D. Nawala yung wala yun. So, D. Tapos babalik lang sa G. Okay? So, i-demo ko na. Okay? Late in the evening. La 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 la. La la. Balik sa G. Okay? Ulit lang. Tapos, yan. Itong yung pag-ulit mo, maikli lang yung D. Ito ang D mo sa pag-ulit. Yan ang maikling D mo sa verse. 4, 3, 2,
1, 2, 3. 4, 3, 2, 1, 2, 3. Tigil ka na kagad. 4, 3, 2, 1, 2, 3. Dahil ang gagawin mo after nyan ay yung tong, tong, tong. Okay? Ito yun. Fifth string open. Fifth string second fret. And then yung C. Okay? And then, lalala. Yun. So, ganun ha. Yung, pag natapos yung umpisa ng verse, yung D maikli lang. Biglang. Okay? So, tingnan nyo na lang yung daliri ko para tama yung pagsimo. Middle finger. Tapos, para maging C ito. Madaling mas C. Tapos, D ulit. D ulit. And then, ito. Iba na ito. The G. Do I feel alright? Yan. Maikling G. Tapos, iba ang tipa. Okay? 6, 3, 1, 2. Yan. And then, D, F sharp. 6, 3, 1, 2 rin. And then, E minor. Ito, mahaba-haba yung E minor. Parehas nung ano, mahabang mga plucking. Okay? 6, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3. And then, C. I say yes. You look D, wonderful tonight. Yan. Biglang intro ulit. Okay? Halos wala na ako ituturo. Naipakita ko na sa inyo yung mga basic. Pwede na tayo magdire-diretso na lang. Panoorin nyo yung mga kung saan-saan idadalin yung mga itinuro kong plucky. Pero bago ako magpatuloy mga katipa, ito muna. Meron pang isa ako ituturo, ang lead guitar. Okay, lead guitar na option nyo lang naman. Kasi di ba yung gitna, yung adlib mismo ay ganun din naman ang ginagawa, di ba? Ganun din. Pero pagdating sa live, si Pareng Clapton, may ginagawa siyang ibang, may ginagawa siyang lead. Okay? Ito yung guide mo kung gusto mong gawin, kung gusto mong mag-lead. Pero freestyle, ha? Hindi kita tuturuan ng kung anong gagawin. Ibig sabihin, itong scale, itong shape na ito, sa uluhin ninyo, ito yung para hindi ka maligaw sa lead mo. Pag nasa ulo mo yan, bahala ka na kung paano style ang gagawin mo sa lead. Ayan, oh. Third string, 7, tsaka 9th fret. Ito yun, di ba? Tapos, itong second string, 8th fret, 10th fret, 12, 13. Yan ang mga dadaanan ng daliri mo, okay? Pag nag-lead ka. Oh, so, sa first string, dito sa, ano, magsimula sa 10th fret, 12. At saka ito, nadagdag. Kanina, wala ito. Itong first string, 15, tsaka 14. Yun ang mga kakalikutin mo, okay? Pag nag-lead ka, option mo lang naman kung gusto mong may ganyan. So, mamaya, sasample lang kita. Pag nagdire-diretso na itong guitar cover ko, makikita mo yung ginawa ko. And then, meron pa isang ituturo. Ito naman yung lead guitar sa huli. Kasi naghati sila nung ano, tuntwining tunting, okay? Itong yung sa ending ng kanta mismo, imbis na dire-diretsong ganon, yung tinuro ko kanina sa inyo na intro, ganon ito yung gagawin. Yun. Tapos. So, iba. Yun yung umpisa nung patapos na outro. Tapos, ang susunod na half nun, yung normal na ano na, tuntwining tunting. Okay? So, ituro ko muna yun. Yung paano yun. Yung una ay ganun pa rin, tuntwining tunting. And then, ito susunod, full bend, yung second string sa, ano to, sa 10th fret, full bend. Hindi mabilis. Masexy ang bend mo. Okay? Sabay. Itong hinliliit, take note, pupunta sa first string, dun din sa 10th fret. Ayan, 10th fret. So, pagka-bend, 10th fret. Okay? And then, habang naka-bend, tutunugin mo ulit, sabay pupunta sa second string, 8th fret. And then, dito sa third string, 9th fret.
So, demo. Okay. Tapos, mag-aantay-antay ka, biglang. So, saan yun? Mag-i-slide ka sa first string, 10th fret, papunta sa 12th fret. Yan. Dalawang beses. Twing, twing, ting. Okay? So, ulit, demo. Tung, 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 tung. Tung, ting, tung, tung. Tung, tung, tung. Yan. So, mamaya, doon sa guitar cover, eh, sabayan nyo. Alright? Oh, let's go na. Dire-diretso na ang ating pag-cover. Saan tayo natapos? Sa unang verse. You look wonderful tonight. Diba? Ito, isang beses lang. Tapos, verse ulit. Okay? So, ganun din ang gagawin sa verse. G, D, F sharp, C, D, this is 2, balik sa G, D, F sharp, C, this is 2, na maikli, yon. Jesus 2. And then, ito yung G na may ikli. Jesus 2. And then, E minor. I say yes. Okay? And then, yung parang pinakang chorus nila. Matagal yung G. Isa pa. I feel wonderful. See? So, ganun pa rin. Cause hello. Ito yung maikling G. D, F sharp. E minor. And the wonder. Jesus too. And ito, mag-strum ka na lang. C, G, A minor 7, G, D. Okay? Kung gusto mo, bass lang. So, yung sa C, yung bass, yung 5th string 3rd fret, tapos 2nd fret, tapos open 5th string, and then 6th string 3rd fret, and then D. Okay? Alright, pwedeng chord, pwedeng ganun, bass lang. Tapos, eto na yung sinasabi kong yung adlib part. Okay? So, pakitaan kita ng adlib part na pwede mong guide. O, diba? Oh yeah. Oh, di ba? Sa dulo, lagyan mo nung ano, yung ginagawa do sa normal na lead. Oh, di ba? Ganoon, lagyan mo ng diskarte, okay? So tuloy na natin. Susunod dito, verse, susunod na verse na, di ba? Tapos ganun din naman. Huwag na natin ituloy yung pag guitar cover. Papakita ko na lang sa inyo yung edi and then and it feel alright, di ba? Ganun din naman ang gagawin. You look wonderful tonight. Yon, yung uulitin yung wonderful tonight. You look wonderful tonight. Oh my, ganun lang naman ang gagawin. Okay? Oh my darling. Wonderful tonight. Tapos, ending na. Ito na yung papakita ko na sa inyo yung lead guitar na pang huli, pang ending. Okay?
Tapos ito, normal na ito. Ending, tapos na yun, di ba? Sa G. Okay, kaTIPA? Kaya? Alright! Yan ang guitar tutorial ni Pareng Don, plucking off Wonderful Tonight, Eric Clapton. Let's clap ton hands! Bye-bye! Appear! Mag-gitara tayo lahat, mga mumbay man o masaya, inilabas ang nadarama, pagpasigla, pagpasigla.